Bola po sa inyo. Oh, ano ang pakiramdam na sa'yo inatas ang classic MMK story na ito? Hirap siya sa umpisa. Nag-a-adjust ako. Naramdaman ni Direk yung hirap ko nung umpisa. Pero kinaya naman. Kinaya naman sa tulong ni Direk at ang buong production. Hirap eh. Nung una, parang makina ng sasakyan eh. Kailangan pang painitin eh. Tagal kong na-stuck dito sa bahay. So, pero kinaya naman. Thank you sa pasensya kay Direk Noel. Oo, kasi yun nga, parang gusto ko sana i-elaborate mo sa amin yung pagkakasabi mo na nahirapan sa parang nangalawang when it comes to... Ang last ko, sige yung project is Killer Bride and yung kay Direk Chito, Mama Susan. Mm-hmm. Tapos sa bahay lang ako. Ayun, parang hirap lang mag-adjust ulit sa act. Parang nanibago, parang beginner nung una. Right. Pero maganda naman dyan yung mga kasama kong actors. Magagaling. Sila Dito Noni and Miss Lasha Main. Sila yung parang hinuhugutan ko. Sa kanila ako kumukuha ng emosyon. And ang galing. Galing. Naging smooth. Actually, yung buong production nun, parang yun yung last episode na shoot nila yan eh. And nakita ko na parang hindi pa rin sila pagod gumawa ng mga ng story eh. And okay, naging smooth yung takbo. Umpisa lang talaga mahirap. Ayan. Saka yung direct, yung sumisigaw si Joshua doon sa beach, yung sa shore, parang ngayon pa lang, I can say that's an iconic shot already, ha? At ang galing ni Joshua doon. Actually, first scene, take 7 ba, Josh? I just want to tell them, kasi na... sabi ko kay Joshua, Josh, hindi ko ito ibubuti kung hindi ako satisfied kasi alam ko may ibibigay. Alam ko pag ang artista may ibibigay pa, push mo siya eh. And natutuwa ko na si Joshua, yun, makikinig at yun nga, kung hindi naman, kung wala ibibigay, di ba? Actually, direct kinaus. Ito push mo. And after that first scene, wala, dire-diretso na, tuloy-tuloy. Kinausap ako ni Direk eh. Kasi parang nung mga first eksena ko, parang nagiging technical ako. Masyado kong iniisip yung mga gagawin ko. Tapos, parang nakalimutan ko yung technique na dapat. Parang dapat, enjoy ko lang yung scene, mag-react lang ako sa eksena ko. Parang ganun. Ayun. And thank you kay Direk. Talagang pinalalayan niya ako sa buong journey ko nung classic NMK episode niya. Diyos ko, para lahat na eksena, umiiyak ata ako dun. Wala pa akong break dito. Sabi ko, nung pinasa ko yung script nung pinasa sa akin, sabi ko, okay, parang relax lang to. Pero nung tumatagal, sabi ko, parang wala akong break sa iyak. Ara, ba't naman daw ganun? Ara, parang walang break sa... Pero okay, ang ganda kasi nung kwento rin. Nabasa ko yung buong research ng research team eh. Okay, ang ganda ng kwento. Actually, medyo na-tone down na nga dun sa MMK. Pero mas malala pa yung pinagdaanan ni Maro, yung character ko. Mas malala pa yung pinagdaanan niya. Ayun. Excited ako makita yung... kalalabasan. Grabe Ara ha, nang galing na kay Joshua. Every page daw, umiiyak siya. Pero grabing na-compress na yung grabing journey ng, tama siya, yung journey ng character sa totoong buhay. Mas grabe pa sa pinagdaanan. Mas malala pa eh. Mas malala pa. So in a way, binalanse na namin yun. Wow, binalanse na pala. I can just imagine. No? I wanna see the episode. And this will air when? Direk. December 12. Bali, third episode. Third fresh episode ng MMK. Thank you, Direk. Thank you, Joshua. Thank you, Ara. Thank you. Aaron. Yes, MJ. And napag-usapan kanina yung mga lumang tao, no? Ito, isa ring lumang tao. Grabe! At kung gagawing MMK ang kanyang buhay, ang magiging title ng
MMK episode niya ay Shade. So walang iba kundi ang alamat na si Tita Mercy Leharde. Hi, Tita Mercy. Oh my God. Tita Mercy, you're alive. Tita Mercy. Tita Mercy, pakidalawang baso. Tita Mercy? Hinahanap ko rin siya eh. Wala hello, yata hello. Siya. Ayan. Ayan. Okay. Hi, Tita Mercy. Nakamute ka, Tita Mercy. Please unmute. Tita Mercy? Nakamute ka, Tita Mercy. We can't hear you. There you go. Okay na? Yes. Okay na? Oh, sige. Good evening sa ating lahat. And happy Thanksgiving Day, ha? At least, nakaligtas tayo sa virus. Anyway, ang question ko, ha? Para sa lahat ng celebrities na pinakita ngayon dito sa ating Zoom meeting. Ito ang question ko, ha? Sino po sa inyo ang may alaalang nakalipas na? So, sobrang tagal na. Pero hindi pa rin malimut-limutan hanggang ngayon. At bakit? At pwede bang i-feature sa MMK with matching background music na maalaala mo kaya suba mo sa akin. Ganda okay ng tanong ni Tita Mercy. Tita Mercy, ano to ha? Media content, hindi inuman ha? Sino gusto sumagot? baka akala mo sa Mercy, ano to, Zoom inuman na, ano to, MediaCon. Okay lang. Ayun na nga eh. Okay, magandang tanong ni Tita Mercy. So, ang kanyang tanong is, meron ba kayong ala na nakalipas na pwedeng i-feature sa MMK with matching scoring pa daw sa background? Anybody from our stars? May kilala ako, meron. Pero ayoko nang sabihin. Wala kayo alam? Too many to mention. Yun, nagsalita na. Nagsalita na yung alam ko. At meron. Meron. Si Madam Charo. Napakarami. Marami. Pareho lang tayo, Madam Charo. Yes. Hanggang ngayon din, dami kong alaalang hindi ko malimutan. Pwede talagang pang MMK. Ayan. Pwede namin kay Ara. Kaya lang ba, kay demanda ako eh. Wag na tayo dyan sa gulo. Wag na lang. Oo. Kaya kasi personal eh. Yes. Wag. Tungkol sa pag-ibig. Anyway, Madam Charo, congratulations. At kahit na may pandemic tayo ngayon, andyan ka pa rin, buhay na uli ang MMK. Maraming salamat. Yan ang talagang sinubaybayan ng Madlang People. Salamat. At saka napaka-blooming mo pa rin, Madam Charo, ha? Salamat, Mercy. Pwede ka pa rin. Salamat, Mercy. Pwede ka pa rin. Sabihin ko kay Baby K. Oo, sige. Ha? Sabihin ko kay Baby K. Nagkita tayo. Okay. See you again. Bye. Okay. Thank you, Tamers. And hello, Tita Baby K from Canada. Ayan. Okay, our next question will come from the entertainment editor of People's Journal at isa na rin ngayong vlogger para sa kanyang GNewsEntertainment.ph no other than the dashing and debonair, Tito Eugene Asis. Hi, Tito! Grabe naman yung pagka-debonair na yun. Dashing, ha? Ayaw ni Ma'am Charo niya. Hoy! Approve! Anyway, ang question ko talaga is for Ma'am Charo. Kasi alam mo naman na isa ako sa mga tagahanga mo from itim hanggang doon sa babaeng humayo bilang actress. Magaling kayo bilang TV host, pero sa totoo lang talagang mas magaling ka bilang actress. Wala bang posibilidad na gumanap ka sa isang character in the future ng MMK? Ara, may pinaplano ba kayo? Meron ba kayong mahahanap na karakter na pwede kong gampanan? Ang Charo, hindi po sinabi sa inyo ni Tito Malu. May nahanap na po kami. Ay, gano'n? Wala siya sinasabi. Meron? Nahanap po kami. Opo. Ay, ayan. It all depends on you po kung papayag kayo. Aba, bakit? Ano ba yan? Iyakan?
Oo. Ayoko na umiyak. Eh, pero ang tanong, Ma'am Charo, kung kayo po ang aarte, sino magsasalaysay? Siya rin. Ako na rin. O hindi, ako ba yung kwento ko ba? O ibang kwento? Mother-son po. Ah, mother-son. Mother and son. Pero from the perspective of the son or the perspective of the son? Of the son. O, of yung, the son. Anak naman pala, MJ, yung sulat. Yung anak. Oh, yun naman pala eh. So may aabangan ka. Abangan natin yan, Eugene, di ba? Oh, nga naman. Okay. Thank you very much that. And ang my next question is for ano, for Sylvia and Arjo. Andyan pa ba sila? Hello po. Yes, good evening. Okay. Hi, Ken. Okay. Kayong dalawa medyo talagang associated sa mga award winning performances. Gaano kalakas yung pressure dun sa ginawa niyong ano, sa ginawa niyong episode na kayong magkasama? Medyo. Kagagaling lang sa Asian Academy Creative Awards or something. Oo. Pressure? Hindi ko naiisip yung mga ganyan eh. I just enjoy what I'm doing. If I'm given and I'll do it. More than that, hindi ko naiisip yung pressure, di ba? Kasi Lord na bahala kung anong kakalabasan. And of course, the production already thought about it really well. You know, you just gotta trust the whole team, the whole process. This is my job. And just enjoy it. As again, like what I said, I feel like I'm back in my playground. I'm so happy. I'm so happy and thankful and blessed to be back this year. Okay. Dear Mom. Actually, Eugene, yung pressure wala eh. Honestly, na dun sa award. Kasi lahat ng ginagawa ko, hindi naman ako nag-expect ng award eh. Kung manalo ako sa ginasa sa role ko, thank you. Bonus ko yun. Pero para gumawa ng isang role, gaganap na isang role at mag-expect ng trophy, manalo ng best actress o supporting, wala talaga sa akin yun. Mas nape-pressure nga ako dun sa mga pagkaibigan ko yung director. Alam mo yun? Pagkaibigan ko yung mga staff. Alam mo yun? Kasi parang natatakot ako magkamali. Alam mo yun? Dun pa ako mas nape-pressure eh. Kesa dun sa award. Yun yun. Parang kailangan kasi kaibigan ko eh. Alam mo yun, like si Direk Dado. Direk Dado, siya po yung director ko dun sa Esperanza. Ay, siya yung writer namin dun sa Esperanza. So, ang layo na. That was 1997. Tapos, ngayon ulit, ito kami, nag-MMP. Well, may ginawa naman kami, pero ito yung talagang kami, dalawa, with Arjo and Jane. So, mas be pressure ako dun kasi parang gusto ko na ipakita kay Direk na Direk, thank you sa tiwala before. Ito ngayon, tipa paano, nag-improve ba ako? Alam mo yung ganon. Pero yung award, honestly, talaga, manalo, matalo, okay lang. Basta what's important is nagampan ang kumakuti yung pinagkatiwala sa akin na. Alright, well said. So gusto ko iba to yung tanong kay, ano, kay Jane. Alam natin, baguhan. Sa pag-arte, tapos ang ka-eksena niya mahuhusay. Anong naramdaman niya nung gawin niya ito? Hello po, Sir Eugene. Ako po, super happy naman po ako na nakatrabaho ko po si Tito Sylvia kasi syempre na parang po hindi ko naman po talaga in-expect. And ang maganda po din is nag-guide din po siya sa amin. Hindi lang po ako kanila hero, kanila Aldrin Angeles, syempre doon din po si Tito Romel Padilla. And ayun po, yung tiwala po sa amin ni Direk Dado, hindi never po kami pinabayaan na parang hinahayaan po niya na ibigay namin yung opinion namin, yung gusto namin ipakita doon sa character na yon. So, ayun po, sa tingin ko, maganda naman po yung kinalabas niya, yung mga isa. Happy naman po. Parang, yeah, okay. So parang naka-move on ka na pagkatapos ng Darna. Sir? Naka-move on ka na pagkatapos ng nangyari sa Darna. About sa Darna,
Ako, may mga good news naman po about si Darna, pero abangan na lang po natin, sir. Happy birthday naman po. Oh, okay, okay. Thank you very much and good luck sa inyo lahat. Thank you. Thank you, Kuya Eugene. Aaron, sino nang next question natin? Yes, Andrew.